Dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19, hindi lang dito sa Saudi Arabia kundi sa buong mundo, marami ang kumakalat na balibalita sa social media kahit sa mga news portal sa internet na magkakaroon nga daw ng lockdown dito sa Saudi Arabia. Pero base sa mga announcement ng Ministry of Health at Ministry of Interior, wala sa sinasabi nila ang pagkakaroon ng lockdown. Sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19, hindi lamang dito sa Saudi Arabia, kundi sa buong mundo, sa kasalukuyan ay may kumakalat na balibalita na magkakaroon daw ng lockdown dito sa Saudi Arabia. Totoo nga ba na magkakaroon nga ng lockdown dito? O ito ay isang fake news? Base sa inilabas na anunsyo ng Ministry of Health at Ministry of Interior, ay wala silang binanggit na magkakaroon ng lockdown dito sa Saudi Arabia, kundi mga strategies kung paano maiiwasan, mapiprevent ang pagkalat ng COVID-19 ang ibinigay nila dito sa Saudi Arabia. Naglabas nga ng initially, kahapon ay nag-anunsyo na may temporary restriction sa 20 na mga bansa papunta dito sa Saudi Arabia, ang mga non-citizens, diplomats, at maging ng mga healthcare workers at ang kanilang pamilya ay temporarily na hindi papayagang pumasok dito sa Saudi Arabia until further notice. At ngayon ay naglabas ng balita na simula ngayong 10 PM ngayong Webes ay sisimulan ang ilan pang mga restrictions dito sa Saudi Arabia. Papasahin ko sa inyo ang inilabas na anunsyo mula sa Saudi Press Agency na nalathala sa Saudi Buzz, sa Arab News at sa iba pang mga news portal, ang mula sa Ministry of Interior na ngayong araw daw ay isususpinde ang lahat ng events, mga parties, including dito yung mga kasal, mga corporate meetings, sa mga halls, or mga hotels for 30 days at ito ay extendable. So, until further notice na naman kung may extend or magtatagal lang ito ng 30 days. Ganito ang sinasabi sa anunsyong ito. The Ministry of Interior confirms that these measures will have been taken within the framework of the efforts made by the Kingdom of Saudi Arabia to preserve public health and prevent the spread of coronavirus, and that it is subject to continuous evaluation with the competent health authorities to take the necessary additional measures if required, and calls upon everyone to sense their responsibility, abide by the instructions, and adhere to the procedures to achieve the public interest. So ito yung initial na sinabi at mayroong siyam na panukala o instructions na nakapaloob sa anunsyong ito. Una, yun nga, suspendido ang mga events, mga parties, kasama dyan ang weddings or mga meetings sa mga hotel or sa mga nirentahang mga bahay or mga camps sa loob ng 30 days at ito nga ay pwedeng ma-extend. Sinasabi rin ang maximum na bilang ng tao na pwedeng magsama-sama sa social event ay hindi lalagpas sa 20 katao sa loob ng 10 araw at ito nga daw ay pwedeng ma-extend. Ano pa? Yung mga entertainment or yung mga cinemas, gyms, sports centers, shopping malls, restaurants, mga independent indoor games at mga entertainment centers ay magsasara muna sa loob ng 10 araw at ito ay pwede ring ma-extend. Ang mga dining services ng mga restaurants or cafes ay lilimitahan muna ng takeout or external requests sa loob ng 10 araw. At sabi dito, the Ministry of Municipal Rural Affairs and Housing will close the establishment that violates this for a period of 24 hours and 48 hours if the violation is repeated for the fourth
and more, without prejudice to the application of any other prescribed penalty to those violations. So, mahigpit talaga ang patakaran dito sa Saudi Arabia at talagang ang pagpapatupad ng batas dito, malalaki ang fines. At mayroon ding sa mga shopping malls bago itong anunsyong ito ay wala nang pinapayagang pumasok sa mga malls, sa mga shopping centers or mga markets kung wala kang application ng tawakal na. So ito ay isang application na nagsasabi ng health condition mo. Kaya kahit sa mga hospital ay kailangan kapag papasok ang pasyente doon ay kailangan ay meron siyang application ng tawakal na. Pero sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng temporary system error or system shutdown ang tawakal na dahil siguro sa dami or sa sobrang dami ng nagda-download ng app na ito ay nagkakaroon sila ng temporary shutdown. Kaya napaka-importante pa rin ang pagsunod sa mga health protocols na pinapatupad ng kaharian o ng World Health Organization. Kailangan ay sumunod tayo sa social distancing, kailangan ay maghugas ng kamay every now and then, kailangan ay tama ang paghuhugas ng ating kamay, hand washing or hand rubbing gamit ang mga antiseptic or soap and water. Kailangan din ay sumunod tayo sa pag-wear ng mask, kailangan ay maayos ang pagkakasuot natin ng ating mga mask, at kung disposable ito, ay i-dispose natin sa tamang lagayan, nasa yellow bin, kung ito ay infected na waste. Kaya sundin natin ang mga patakarang ito. Sa mga gatherings, ay huwag na tayong pumunta muna ngayon na ipinagbabawal ang ganitong mga social gathering. At kapag okay na ang tawakal na application, ay huwag nating kaliligtaang mag-download at mag-sign up dito sa application ito. Thank you.